guys. Ngayon hong tanghali, alas 12 ho ng tanghali po ngayon. Meron ho akong pasyente na almost 24 hours na po ako ngayon na nandito. At mamayang alauna, darating po yung isang caregiver at ito turn over ko na po siya. So ngayon, magagawa po ako ng kanyang pagkain kasi po naka-NGT tube siya. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako gumawa po ng kanyang gatas at kung paano ko rin po siya ipipid feeding. So NGT feeding po ito, hindi po pala ped feeding. Ang ped feeding ko kasi yung dito sa tiyan. Pero po ito ay NGT. So manggagaling ho sa nose po niya yung tube. So isa-set ko po yan. Mag-ano po ako ng mainit na tubig. Imimix ko po siya. Kukuha po muna ako ng 100 ml na hot water. And yan. Ito po ay 100 ml water na ho ito. At imimix ko po siya dito. Maglalagay po tayo ng 200 ml na sterilized water o yung normal na lamig. Hindi po yung galing sa rep. Yung normal. So ngayon, gagawin ko po siya ng 300 ml kasi ang feeding po sa kanya ng level ng water ay 300 sa gatas. At yung kanyang flushing ay papatak po ng 50 ml. So lahat-lahat ang kailangan na mainom po niyang tubig ay nasa 300 50 ml. Yung 300 magmumula po yun sa gatas at yung 50 ml magmumula po, manggagaling naman yun sa kanyang iinumin na plain water. So, yan. Sa 300 ml na water, hot water, ayan po, 300 po yan. Maglalagay po tayo ng 6 na scoop na Ensure milk. Mostly po talaga ang ginagamit po sa mga pasyente ng mga NGT. Ito po yung laging nire-recommend ng mga doktor na Ensure milk. Magmatanda man or maging bata man siya o kung anong edad po yung bata. Kasi ito po kasing Ensure milk, nandito na po lahat yung nutrition. So para bang solid food na rin po siya. So, parang solid food na rin po siya. Tinitingnan ko. Sabi ko, baka may tao. Aso pala yun. So, maglalagay po ako ng 6 na scoop na gatas dito po sa tubig. Bakit hindi po natin nilagay pure na mainit? Kasi po, ang pasyente, pagka pure pong mainit, nakatatlo na po tayo na, no? 4, yan. Gawin po nating 6. 5, baka mamali ko tayo. 6. Yan. Kasi po kung bakit, hindi po kailangan hot na mainit yung ilalagay natin. Kasi yung pasyente po, hindi po siya makakapagsalita kung mainit yung naiinom niya o hindi. Dahil, syempre, kailangan po warm water lang. So, ngayon, hahaluin po natin ng maigi. Yan. Haluin natin siya ng maigi. Nang ma-absorb po yung gatas. Yan. Halo lang, halo. Yan. Kasi, pag nabuo po kasi yung gatas, may hirapan po tayo magpainom po sa kanya dahil mag-i-stack po ito sa tube. Kailangan walang namuong gatas para hindi po mag-stack. Kasi pag nag-stack po itong gatas sa tube na to, at nanigas, hindi na po makakapag-feeding, hindi na po siya makakainom ng gatas. Ang gagawin, kailangan niya bumili ng bagong tube at i-insert po sa kanya. Kasi po siya, may hirapan po maglagay ng tube dahil siya ay stroke na. Hindi na niya kayang maglunon. Kasi kailangan din niyang tulungan yung sarili niya pag nilalagyan ng tube.
na makalunok pa siya o malulunyak kunwari para dire-diretso. Yan. So kasi siya dahil stroke na, hindi po kadali. Kailangan pagka dinala po siya sa doktor, doon po natin kailangan ipa-insert yung kanyang tube, yung NGT. Hindi po yung tayo ang mismo ang maglalagay dahil sa mahirap. Yan. So eto na. Another po tayo ng extra water, yung sinasabi ko nga 50 ml. Ang unang flushing is 20. Pag naubos na po ito, magpa-flushing po ulit tayo ng 30. So kung bakit ang kanyang nainom na water na plain is 50 lahat. So yan, gawin natin yan. Kailangan ulit natin ng warm water. Yan, at imimix po ulit natin. Meron na po kong extra. Samahan nyo po ako kung paano magpainom ng naka-YouTube. Ano ba YouTube? Naka-tube. Yan. Sige po. So, kailangan pag nagpapagkain po tayo ng pasyente, kailangan naka-apo siya. Parang nakaupo siya. So ngayon, bago po natin siyang papainumin ng gatas, i-aspirate po muna natin. Ano yung aspirate? Aspirate po yung kukunin po muna natin yung natirang gatas sa kanyang bituka kung merong laman. Para yung kanyang pagkain, kung sakaling panis na yun, maaalis po natin. So, mag-aspirate po tayo. Ang paghawag po ng tube ay kailangan itong dulo bago mo siya bubuksan, ito ay nakatupi po muna to. Yan, ganyan nakatupi. At bubuksan po natin. Mag-aspirate po tayo. And bibitaw. Ito yung natirang pagkain sa bituka niya na itatapon po natin. Kasi ang karamihan po diyan, may plema po 'yan. May plema 'yan o either panis. Okay. So, kaunti lang 'yung nakuha natin. 1.2 ml ang nakuha po natin, no? So tapos na ho tayo. So ito naman ang gagawin naman natin, papainumin mo muna natin siya ng 20 ml first. Tandaan ho ninyo, lagi ho munang nakatip, tupi ho itong ano, hindi po pwedeng ano kasi papasukan siya ng hangin. Ayan. Lalagay muna tayo ng 20 ml. Ayan. So, naglagay po muna ako ng 20 ml. Yan po ay unang bigay ko muna ng tubo. Habang magbubuhos, halo-halo ito. Pagka medyo sa tingin nyo parang nagbabara, i-massage nyo lang. I-massage nyo yung pulse. Nag-down na yung tubig. So, wag po nating hintayin na mag-down lahat. Kasi, bawal siya mapasukan ng hangin sa bituka na magpupos na yung kanyang tiyan, eh parang bloated ba? Magpuploated siya ng hangin. So, kailangan nakasil. Yan. Ibababa na natin. Yan.
halo ulit kasi baka maaaring may mga gatas pang namumuo. Yan ano. Kailangan hinahalo kasi baka may gatas siyang namumuo. Nakus na magbabara yung tube niya. Habang naghihintay. Bawat buhos, kailangan hindi po maubusan hanggang meron pa. Na, bigay ka lang ng bigay hanggang meron. Yeah, okay. Today, you PD. Tiyaga lang. Tiyaga lang tayo. Tiyaga. Ang bilis bumaba. Ang bilis bumaba ng gatas. Oh. Dali na maubos. At kaunti na lang yung laman, dahan-dahanin nyo po kasi ang gatas po hindi po lahat eh natutunaw, meron pa po siyang tira. Huwag nyo na po itong ibigay dahil magbabara na po ito sa tube. So ito paubos na siya. Yan, nagbaba na. And tapos na po, wala na pong laman to. Andito po sa dulo yung laman na gatas niya. Hindi po natin pwedeng ilagay hang patapusin hanggang dulo. So magpa-plus na po tayo ng 30 ml. Ito na yung pinakakwenta ng tubig niya na iin mo siya ng plain water. Tapos na. Ganun lang kadali. Yan. Tapos, so ngayon, isi-sure po natin na nasara na po natin to para hindi po pasukan siya ng hangin. So, dapat, kailangan nakalak na po ito. No? So, ang pasyente, hayaan lang po natin siyang nakaganyan, na naka-level up kasi bagong kain siya. So, ngayon, bakit po kailangan yung gatas hindi ubusin kahit meron pang konti? Yan. So guys, bakit kanina nagpeeding po ako, bakit po hindi ko po inubos yung gatas kahit although meron pang kaunti na lang? Dahil kasi, gaya ng sinasabi ko, huwag ho ninyong iuubos lahat po ilalagay doon sa tube dahil may mga namuong gatas na magiging coast na magbabara po yan doon sa tube. At higit sa lahat.
kailangan yung gatas na maiinom po niya ay dire-diretso. Once kasi nagbara na po yan, mahihirapan po tayo mag-feeding sa next dahil barado na, hindi na po dadaan yung gatas. So, dati, ang ginagawa ko sa mostly sa mga pasyenteng ganito, sinasala ko muna kasi meron talaga yan na salaan, yung parabang salaan sa, yan, pag nag-ano tayo ng nyok, ano yung tawag doon. Pero meron po talaga na, na maliit na pangsala po talaga yan na maano niya po yung mga gatas na hindi po namumo. Dahil sa hindi naman siya kompleto sa gamit, so tayo na ang mag-a-adjust. Eto kanina, yun nakuha ko sa kanyang aspirate na bago siya pinainom. Kinunang ko muna siya ng natira niyang kinain kaninang umaga na 9 o'clock kasi every 3 hours. So every time na magpipiting ka, kailangan i-aspirate mo muna siya. Kung may sakaling meron siyang tirang pagkain sa kanyang bituka, eto na po yung kanyang tira. Eto po ay madumi na po yan. Kumbaga ibig sabihin, panis na po yan. So, kailangan hindi na niya po inya yan. Abutan ng 3 hours. So, itatapon na natin to para at least may panibago siyang gagamitin. At higit sa lahat po, pag po tayo nag-puhugas po ng mga ganyan, kahit hindi man lamang po natin ma-sterilize, yung meron po tayong pinahulong tubig, ayan, agalin po natin lahat ng ginagamit. Kailangan po meron po tayong pinakuluan na tubig. Dahil kasi pagka hindi naman po siya mabakterya. Ayan. So, eto, huhugasan ko muna saglit and then mamaya pagka nahugasan ko na siya, kung kailan na naman siya buling gagamit, bubuhusan po siya ng mainit na tubig para mahugasan o mawala po yung bakterya niya. Kaya sana ho ay meron ho kayong natutunan kung paano po mag ng isang pasyente na naka tube, isang NGT feeding. Yan. Ito pong pasyente, dahil sa bagong kain po siya, hindi siya po pwedeng i-flat ang higa. Kailangan parang nakaupo siya o nakasandig kasi bawal po kasi na ang isang pasyente pag once po nagpipiding kayo ay nakahiga. Susuka po yan at hindi po maganda para sa kanya yung sumuka siya dahil po kasi hindi niya po kaya yung lawan. Katawan niya, no? Hindi niya kaya yung katawan niya. So maghihintay po tayo kahit po at least 1 hour. After 1 hour, i-ano po natin siya. Ituturn every 2 hours. Ituturn po siya right side and left side every 2 hours para hindi po siya magkaroon ng bed sore. Kanina, ayan yung suction niya. Sinaksyon po siya kanina. So, wala naman problema sa kanya dahil yung plema niya ay hinog na. Kaya kagabi, overnight, hindi na po siya umubunang masyado dahil okay na yung plema niya. Pagka inubo siya, tinutulungan po siya, sinasaksyon ko. Yan. Alam niyo po, ang kanyang dalawang binti, hindi na po ma-straight. Kaya, po yan, malaki po ang gagastusin sa kanya. Kasi yung kanyang katawan talaga apektado na, kaya ingat-ingat din po tayo guys, kawawa rin po yung katawan natin pagka naging ganyan. Yan. Kaya guys, sana po ay may natutunan po kayo sa 12 oras ko dito na pag ay hindi po pala 12 oras, 24 hours. Ayun yung mga anak niya. Ayun yung mga aso niya. So, asa na kaya yung isang puti? Meron siyang isang puti eh. Ito yung puti niyang aso. Hello! Hello! Nagtatanaw sila, baka dumating na yung kanilang isang daddy kasi si mami nila ay nakahiga. Hindi sila maaalagaan. Kaya ang mag-aalaga sa kanila ay si daddy nila. Ito ang kanilang anak. Meron silang tatlong anak. Itong puti, ang ganda ng buhok. Tinali na. Oo, ang ganda niya, ang cute niya. Lagi silang nakatanaw doon kasi lagi nilang binabantayan si daddy nila na parating na. Kaya ayan. Oh, ang cute. Yan. Ito medyo matapang to. Ito medyo matapang. Ito naman, ang cute. Oh, di ba?
So cute naman. Magbababay na ako sa inyo maya-maya. Today po, for the documentary notes, ngayon po ay September 23. Yan. September 23. Nagpunta po ako dito kahapon, September 22. Eka nga, 24 hours yung duty ko. Yan. Kaya, bye-bye na po. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye na, mga kids.